with... Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Sabi ng DSWD, wala silang alam tungkol sa guidelines, foreign itong project at linagay lang dyan, eh, nasa press release na yung ACAP will provide 5,000 cash payment to 12 million poor households. Are you aware of that? Baligtad na pala ang budgeting process natin. Ang kongreso na magde-decide kung anong project i-implement ninyo. Hindi pala kayo ang nagre-request sa Congress na project na papunduhan, program na papunduhan. Baligtad. At mas lalo akong nagulat sa halaga, 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects including ACAP must go through the office of the speaker. ACAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Madam yes, Chair, Senator J.B. Ako rin medyo naging curious sa ACAP, ngayon ko lang narinig eh. No? Siguro can ask DSWD, what is this program about? Is it just between the House and, kasi wala ho kami sa Senate na alam niyan eh. So is it with DSWD and the House of Representatives yung program? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, ACAP is just as foreign to us technically as Senator Bato, as it is provided yes, in line item. Yes, Puro, I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Yes. Madam Chair, if this WD declares that this is foreign to them, saan lang galing itong budget? Baligtad na pala ang budgeting process natin. Ang kongreso na magde-decide kung anong project i-implement ninyo. Hindi pala kayo ang nagre-request sa Congress na project na papunduhan, program na papunduhan. Baligtad, diba? Madam Chair, it is not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Yes, you said so it did you request for this project? Was it in the NEP? It was not. No. There we go. Yes. Do we allot sums of money, enormous sums of money such as this, almost 27 billion, for a project or a program that is undefined, unnamed, unfamiliar, with no guidelines whatsoever, with no target beneficiaries, and is just left open? Is this the usual practice in the DSWD? Not necessarily a usual practice in the DSWD. Not necessarily. So sometimes DSWD has these magical projects that no one has ever heard of before? We don't create magical projects, Madam Chair. These are part of the GAA. But when is it necessary? You said not necessarily. So there are times when it is necessary to invent projects? There are times when there are necessary projects to... Yes, you have QRF and you have all kinds of emergency yes. assistance. I'm very familiar. Why do you have to invent ACAP? ACAP is not invented. But you just said that guidelines and the purposes had not been established. Yes, guidelines have to go through proper policy procedures. So pero it's not invented na pera, out of walang the air. Nakakaintindi kung paano gagawin, kung kanino ibibigay. Walang kaplano-plano pero may pera na. Madam Chair, there are programs that are provided by the GAA for NGAs to implement. But before we yes, do implement, we have to... Yes, with all due respect, USEC, that is not the usual budget process we're familiar with. There's always a very well-defined project or program before a line item magically appears in the GAA. It's fought over, debated, and discussed very, very thoroughly in the subcommittees as well as the plenary. This wasn't. Madam Chair, we are currently
creating the guidelines, and we would be happy to share with. Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Madam Chair, for programs that are intended for the poor, vulnerable, and disadvantaged, we welcome, obviously, other more programs, and we would be grateful to be able to implement these other programs. Yeah, I'm familiar with your mandate, but nothing in your mandate indicates that you should be inventing projects and that you are exempt from usual budgetary study and procedure. I'm sorry. Madam Chair, kaya siguro nagkaganon dahil hindi talaga sa kanila yung programa na yan. Gagawa lang sila ngayon. Oh, hindi talaga sa kanila. With due respect lang, in fairness to Yusek Divaporo, bago nga yan sa kanya, sabi nga niya, foreign eh, hindi niya alam. So, huwag ka mag-alala, we are not faulting you for that. Kaya we are just investigating dahil the usual mangyari is meron ng bahay yung pondo, like AX. Kung sisingit man yung mayroong mga intervention diyan during the bycam ang lower house at saka upper house, the most that they can do is siguro dagdagan yung amount ng AX na yan. Pero may bahay na yan. Pero yung gagawa ng bagong bahay diyan during the bycam, I don't know how feasible is that. Kaya nga sabi ng aming chairman, it's very magical. Kayo mismo, DSWD, hindi nyo alam na, uy, boom! May aka pala na ganito kalaki. Nabasa lang ako bigla. O, naalala ko lang bigla. Sabi ni Yusek Dimaporo, hindi kita inaaway ha, huwag mo ipagtanggol yung aka pag hindi mo alam. Kasi lahat kami hindi alam. Kahit sinasabi ng DSWD, wala silang alam tungkol sa guidelines, foreign itong project, at linagay lang dyan, nasa press release na yung ACAP will provide 5,000 cash payment to 12 million poor households. Are you aware of that? Yeah, I've read those press releases, Madam Chair. But isn't this a mere duplication of so many programs already initiated by previous administrations, the 4Ps and then the AX, the never-ending ayuda, SAP 1, SAP 2, walang katapusan to. So this is hardly a guideline. Pero ang liwanag na, nangako na ng 5,000 sa 12 million households. Baka hindi mo alam. Madam Chair, I cannot confirm whether those are the numbers that are decided on as we don't have any guidelines yet. Pamaskong handog to eh, lumabas sa PNA December 27. Well, for our Christmas programs, or we don't have ACAP in any of our Christmas programs, I can say that definitively. But with regard to any pronouncements of how ACAP will be implemented and what amounts will be provided through ACAP, we don't have guidelines for that yet, Madam Sige, Chair. Sige, Yusek, ganito na lang. Magtulungan na lang tayo. Alamin natin ang mga detalye nitong programa to. Pareho-pareho kami ni Senator Bato, ni Senator JV, Senator Risa. Nagugulat po kami kung saan to galing at ano ibig sabihin. Yes po, Madam Chair. And I'd also like to say that we are very open to many innovations and new programs in DSWD. And it is not a new thing where we create something new. Madam Chair, just to add... Okay lang. I'm not gonna fight with you over that, but that's completely inaccurate and untrue. Okay, Senator Bato, please. Pagkakuha ko lang kay Yusek na wala problema. Wala kang problema dito sa amin. Huwag kang mag-alala. Ang amin lang talaga is, nagulat lang kami sa Senado. O, ACAP. Hindi namin nakita yan sa kahit na ilang araw mo pag-aralan yung NEP, kahit ilang araw mo pag-aralan yung gab hanggang sa kwan, hindi mo talaga makita yan. Nagulat na lang kami ngayon na may ganyan pala. Ikaw nga, nagulat ka eh. Sa inyong departamento yan. Okay lang, pareho tayong nagulat ngayon. A happy surprise, Senator Bato, Madam Chair. A happy surprise because it will help the disadvantaged at the end of the day. Hindi, wala problema yan. Hindi, okay lang yan. Kung mapunta sa taong bayan yan, importante yan. Okay ako, wala problema. Yung nga lang, siguruhin ninyo ha, dahil ang PNP ngayon, nagbabantay na pag mag-release kayo na babawasan na naman yung pera, ang 10,000 ibigay sa tao, tapos
ibalik yung bawiin yung 9,000, 1,000 lang maiwan doon sa tao. You hear that during our hearings, yes, di ba? Yes, Madam Chair, we are happy for the support of PNP to help us in those payment areas. Off-site payment areas po siya. Thank you. Madam Chair, dagdaga ko na lang. Dagdaga ko na lang Senator JV, yung pagka-surprise natin. Hindi kayo naaway, mahal ko yung pamilya mo. Ang problema, huwag mo ipagtatanggol yung hindi mo kaya ipagtanggol. Ayan, Senator Madam Chair, JV, dagdaga please. Ko na lang siguro yung surprise na ito. According to infos, our appropriations chair of House, Saldico, said that 60 billion for the ACA program under the 2024 budget with 26.7 already lodged under the SWD. So 60 billion pa lang allocated dyan. So 26 billion pa lang nasa DSWD.